ipinaglalaban ng pag-distribute ng lupa ng Hacienda Luisita, bibigyan tayo ng diskusyon ni Attorney Jobert Tahilga para maintindihan natin kung ano ba yung mga panawagan ng mga magsasaka, bakit natin gustong ipabasura yung stock distribution option, bakit yung lupa ang gustong mabawi ng mga magsasaka at bakit nila ayaw yung shares doon sa stocks na yun. So, palakpakan natin si Atty. Jobert. Maraming salamat, Atty. Magandang umaga po sa ating lahat. Bali, ang sentro para sa tunay na reformang agrari po, yung legal counsel ng mga magagawang bukid ng Hacienda Luisita, kami po ang tumulong sa kanila noong 2003 na mag-file ng petition sa Department of Agrarian Reform para ipawalang visa ang stock distribution option sa Hacienda Luisita. Bali, ang ipipresenta ko po ngayon ay yung tinakbo ng laban sa Hacienda Luisita at ang kasalukuyang update nito ng kaso sa Korte Suprema. Bali, simulan po natin ang presentation noong May 11, 1989. Nagkaroon ng isang memorandum of agreement ang Tarlac Development Company at ang Hacienda Luisita Incorporated at mga manggagawang bukid upang ipatupad ang stock distribution option sa Hacienda Luisita. Sa ilalim kasi ng umiirang batas, yung Comprehensive Agrarian Reform Program, ang lahat ng mga lupaing agrikultural na higit sa 5 hektarya pataas ay dapat ipaloob sa Agrarian Reform Program. Subalit sa ilalim ng umiirang na batas, may option ang isang agricultural corporation na hindi ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka kundi pumasok sa isang kasunduan, ang tawag nila doon, stock distribution option, na ang mga magsasaka daw at ang may-ari ng lupa ay maging kasosyo o kaparehong may-ari ng isang korporasyon na siya mamamahala sa Agrarian Reform Program, quote-unquote, na ipapatupad sa isang agricultural na lupa. So, yung itsura po ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa Hacienda Luisita ay yung stock distribution option. Imbis na lupa ang ibigay sa mga magsasaka, stocks o certificate of stocks o papel ang ibinigay sa mga magsasaka at ang certificate of stocks daw na iyon ay representasyon ng kanilang pagmamay-ari sa agricultural na lupa ng Hacienda Luisita. At sa ilalim po ng kasunduan ng kanilang memorandum of agreement, yung share ng Hacienda Luisita Incorporated at pamilyang Puwanto ay 67%. Dahil po yan daw ang representation ng mga natirang lupa ng Hacienda Luisita kasama na yung mga agricultural tools and machineries. Ibig sabihin, kasama po dyan yung sugar mill, kasama po dyan yung hindi na cover na lupa na mahigit 25 hektarya. Ang 33% naman po na share ng mga magsasaka ay siyang pong share nila na value daw ng 4,915 na agricultural land ng Hacienda Luisita. Vinalue yung agricultural land noong 1989 ng 40,000 pesos per hectare. So, yun po yung share daw or equity ng mga magsasaka sa Agricultural Corporation na Hacienda Luisita Incorporated. Sa ilalim din ng Memorandum of Agreement, ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita ay may 100 million shares at ang isang share ay nagkakahalaga ng 1 piso. Ang 119 million shares na ito, pag sa tingin natin ay napakalaki, ano? Iyon ay ibabahagi o bibigay daw, quote and quote, sa mga manggagawa ng Hacienda Luisita sa loob ng 30 taon. Pero ang bibigyan niyaan ng 119 na yan, ay yung mga manggagawa na nakapagtrabaho sa Hacienda Luisita ng at least 37 hours in a year. Pag magtrabaho ka ng 37 hours in a year, entitled ka ng 1 share of stocks, kundi kaya piso. So bago makuha ng isang magsasaka, yung kanyang share na piso, kasi value ng stocks ay piso, magtrabaho muna siya ng 37 hours. Tsaka siya bibigyan ng 1 pisong stocks.
Ganun po yung nangyari doon. At kung sino yung makalagay doon sa payroll, sa payroll ng Kuwako, yun yung mga farmer beneficiaries. So dati, noong 1989, 6,200 lang yung farmer beneficiaries ng Hacienda Luisita. Sa ngayon, noong nag-oral argument sa Korte Suprema, sinasabi ng mga Kuwako na mayroon ng 10,000 more ang mga manggagawang bubi ng Hacienda Luisita. Sa ilalim ng ganong kalagayan, kung ang isang magsasaka o ang manggagawang bubi ng Hacienda Luisita ay hindi nakapagtrabaho, o di kaya nagkasakit, o di kaya natanggal sa trabaho, ay hindi na siya kikita pa ng kanyang share. Matitigil ang kanyang benepisyo at wala na siyang matatanggap na share. Dahil na, kung wala kang trabaho, wala kang share. Yun yung nangyari sa Hacienda Luisita. At sinasabi nila na sa ilalim daw ng memorandum of agreement, ang mga manggagawang bukid ay binibigyan ng 3% production share. Kung ano daw ang napuprodukto ng mga magsasaka o manggagawang bukid ng Hacienda Luisita, bibigyan daw po sila doon ng 3%. Eh nangyari sa Hacienda Luisita, sa humigit kumulang 16 na taong implementation ng stock distribution option noong 2003, wala natanggap na production share ang mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita, or kung may natanggap man, ito ay hati-hatiin sa 6,200 plus na mga magsasaka. So ang nakukuha nila, hindi aabot minsan ng 100, hindi aabot ng 1,000, minsan ilang pesos lang, kasi nga hatiin ito sa kung magkano yung nakuha mong share sa iyong pagtatrabaho sa Hacienda Luisita. So ang share ay hindi equal ang distribution sa kada isa. Yan ay nakabatay sa kung ano ang iyong napagtrabahuan sa loob ng Hacienda Luisita. Batay doon, bibigyan ka ng share sa stock. Sa ilalim din ng kanilang mawa, bibigyan daw ang mga magsasaka ng home lot na 240 square meters. Pero hanggang sa ngayon, sa report ng TAR, hindi naman naibigay ang mga home lots na ito. May ibang nabigyan, yung iba hindi naibigay. Bakit napakalaki ng lupa ng Hacienda Luisita na ipinaloob sa stock distribution agreement, 4,915. Ang total na lupa ng Hacienda Luisita ay 6,200 hectares. 4,915 hectares dyan ipinaloob sa stock distribution option. Subalit, kahit na napakalaki ng lupa na ipinasok ng mga magsasaka doon sa Hacienda Luisita Incorporated, kapital ng mga magsasaka ay lupa, yung kanilang share lang sa kabuuang korporasyon ay 33% dahil nga undervalue yung asset o ang lupa ng mga magsasaka. 40,000 lang per hectare ang value ng lupa ng Hacienda Luisita nang ito ay ipinasok sa korporasyon noong 1989. Subalit sa isang banda, ang ibang asset ng mga Kuwako, ang ibang asset ng Aquino, ang home lot pa lang ay binalyo na nila ng 550,000 pesos per hectare noong 1989. At ang other assets katulad ng mill, yung sugar mill, ay mas mataas pa ang valuation. Kaya noong nagkaroon ng hatian, magkano yung share o ilan ang share ng mga magsasaka vis-a-vis the share of the Aquino, of the Kuwako Aquino, mas malaki ang naging share ng Kuwako Aquino. Sa ganong kalagayan, nag-file noong October 2003 ang mga supervisors ng Hacienda Luisita. So, yung mga supervisors na ito yung mga regular na mga nagtatrabaho sa Hacienda Luisita. Yan ay mahigit kumulang 200 na mga tao. Nag-file sila ng petition sa Department of Agrarian Reform, nagreklamo sila kasi sinasabi nila na sa matagal ng implementasyon ng Hacienda Luisita ng Stock Distribution Agreement, wala naman silang natanggap na benepisyo. Kahit yung production share, hindi nila natatanggap. At napaloob doon sa kanilang reklamo dahil noong 1991, binenta ang humigit kumulang 500 hektaryang lupain ng Hacienda Luisita at binili ito ngayon ng RCBC, binili ng LIPCO. Ang halaga ng bawat hektarya noong 1991 ay 2.5 million pesos per hektar. Imagine, from 1989, ang halaga ng lupa ng Hacienda Luisita ay 40,000 per hektar lang. Noong
Year 1991, bigla itong lumobo at lumaki. Halos 2,100,000 ang inilaki niya. At ang perang pinagbentahan ng 500 hectares na yon ay hindi naman lang bumalik sa mga magsasaka. Binigyan ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita ng 33 million pesos divided by 6,000 farm workers. Kasi nga, ang sabi doon nila, iyon ay production share. Ang sabi natin, bakit yung production share? Benenta mo ang lupa ng mga magsasaka, hindi yan produkto, kundi asset yan. Capital asset mo yan, fixed asset, pinalit mo sa cash. So dapat 33% ang ibigay mo dyan sa mga magsasaka. Ganon yung ating argumento. Pero sabi ng Hacienda Luisita, iyan ay production share at ang lupang at ang pera na tanggap nila nung tinanong sila ng oral argument sa Korte Suprema, sinabi nila na yun ay wala na ngayon, ubus na kasi ginamit daw sa operation ng Hacienda Luisita. Pero ang nakapagtaka, ginamit noong 1991 ang pera hanggang year 2004, nagdideklara pa rin ang Hacienda Luisita ng lugi daw sa kanilang operation. O kaya ang mga magsasaka ay walang natanggap na dividendo kada taon. Kaya dahil sa ganung kalagayan, yung Ambala ay nag-file din ng kaso sa Department of Agrarian Reform. 5,339 na mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita ang nagpetisyon sa may Department of Agrarian Reform para i-revoke ang stock distribution offer. Sinabi nila na naging mas miserable yung kanilang buhay. Kung dati miserable, mas naging miserable. Maraming violation ng SBO, ang Hacienda Luisita Incorporated. Wala silang natatanggap na dividendo, wala din silang hati sa kita, wala silang share sa production, at nagkakaroon ng land use conversion. Noong panahon yun, naibenta na yung 500 hectares, pero may pending pa silang application for the remaining 3,500 hectares for conversion din at yun ay mayroon ng reclassification ng Tarlac City Government at pending yung kanilang petition sa Department of Agrarian Reform. Sa 2 billion pesos na sale ng 500 hectares, binigyan lang sila ng 3% na dapat 33% kasi 33% yung kanilang share sa kabuuan asset ng Hacienda Luisita. Dahil dyan, ang ginawa ng Hacienda Luisita Incorporated, hindi lang yun ang mga reklamo, nagreklamo pa yung mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita na yung kanilang sahod ay hindi pa lang umaabot sa minimum. Nagkaroon ng CBA negotiation o collective bargaining agreement. Sa collective bargaining agreement, sinasabi ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita, kahit man lang yung kanilang sahod ay paabutin sa may minimum wage, sa umiira na minimum wage sa Central Luzon. Subalit, ano ang naging gante ng Hacienda Luisita sa pag-file ng petition to revoke the stock distribution option during the negotiation for the CBA